Mga kababayan, may nangyayari pong wave of attacks na targeted towards Asian Americans sa US. And sadly, mga ilang Pilipino na po yung nabibiktima, katulad ng report ngayon sa New York Times. Brutal attack on Filipino woman sparks outrage, everybody's on edge. At may kasama po itong video, sana mapanood natin. Sana mag-play. Mag-shortcut na tayo, diretso na natin sa video. And then, so far, hindi pa identified yung lalaki. Kawawa naman si Lola. At wala man lang tumulong. So hopefully, ma-identify yung perpetrator nitong hate crime. Kawawa naman sila. Dahil po para sa akin, bilang isang Pilipino na lumaki sa Pilipinas, tinuturuan po tayo na huwag sumagot sa matatanda, maging magalang sa matatanda. Every time na makikita ko yung lolo ko, nagmamahano ako, pati yung lolo ko. Pero nakakalungkot po. Kaya para sa mga kababayan natin dyan, especially sa US, you know, palagi po kayong mag-iingat as much as possible kung lalabas. Sana may mga kasama kayo. At susubaybayan po natin itong balita na ito. Sana mahuli kung sino man yung gumawa nitong nakakalungkot na hate crime na ito. No? Pero mga kababayan, palagi po kayong mag-iingat. At mula po ngayon, i-cover na din natin ang mga balita. Mga international balita na nakaka-apekto sa mga Pilipino. Nakakalungkot. Mag-iingat kayo palagi mga kababayan. Yo, good morning kabayan. Naman natin ang Team DPS District 1, ang team ni Sir Egay, at andito clearing operation. Andito tayo sa kaloob-looban yata itong iskinita na ito. At kahabaan ng mga nakikita natin ay puro ganito. Yan, dito sa kalye binibilad ang mga tinapa. Ay, tuyo. Oo nga, tinapa. Hindi pa dahil. Kapalungan Street Corner, Maharlika Street, Tondo, Manila, Barangay 79, Zone 7. Eskinita itong papasukin mga kababayan. Kaya manood po kayo hanggang dulo. Hindi na po natin ito puputulin. Hindi na natin ito putulin yung video para makita niyo yung full unedited update. Subscribe mga kababayan para makita niyo po ang unti-unting pagbabago sa Maynila. We have a new video every day. Araw-araw po yan. Sinasamahan natin ang Team DPS District 1. Ayan. Medyo umpisa pa lang, mga kabayan. Ang clearing, ang challenge talaga sa mga clearing ngayon, lalo na sa Eskinita. Kasi yung mga main road, tuloy-tuloy ang clearing. Ang nagiging, ano, itong mga Eskinita. Kaso, ang problema ay yung mga mabababang kawad ng kuryente o PLDT ba yan, internet, telepono. Ayun, nagiging problema. Pero ayan na, nag-uumpisa na ang clearing operation. At kasama natin si Sir Egay. Talagang ang main, ano ngayon, yung mga eskinita, kabayan. Dahil yung mga main road, yung Mabuhay Lane, yung mga main thoroughfare ay tuloy-tuloy na namang ikiniklearing nila General Sukat, di ba? Tuloy-tuloy ang clearing nila sila Sir Rafi ng DPSQRT at sila Engineer Bulanon, Nadonga, lahat sila na nag-iikot at nakiklear ng bangketa pati yung mga ano, main road. Ito, kasama na natin sila. Ito ang familiar kayo dito kabayan sa ano, dito sa parting to ng Tondo, although masikip siya. Kapag nagkakaroon ng ganyan, kung halimbawang may nakaburol, no, mayroong sumakabilang buhay, ang yung iba binuburol lang sa kalye. Baga doon, tapos naglalagay lang ng tent. Ayan. Katulad yata nito, mayroong may lamay. Kumbaga, kaya kung mapapansin nyo, may tent.
para sa mga bibisita, sa mga nakikirama nyo. Sa mga nakikirama nangyari, may aksidente pa. Na lumipad yung motor. Bangga tuloy. Sa pagmamadali niyang makaiwas sa clearing, Umarurot siya. Ewan ko, parang nagulat yata ito si tatay. May karangkada niya, biglang umano. Biglang sumalpak sa pinto, yung ano. Ito. Ayan yung tent, hindi kinuha kasi may ano. Ano, may mga, may nakaburol, may para din sa mga nakikiramay din sa patay. Para may masisilungan. Check nyo na rin yung ibang update natin kahapon. Marami tayong nai-upload. Kanina lang mainit ang panahon. Ang tindi ng sikat ng araw. Kaninang umaga pero ngayon tanghaling tapat. Supposed to be. At medyo makulimlim naman. Dila babaksak na naman ng ulan. Nagkakagibaan na rito. At ayun, parating na yun pa. Yari, tampol! Grabe pa nga rin ako, parang nabulagod yung mga residente at yung naglabasa ng mga tao, nabulago na. Tapos yung ibang mga nakaparada, yung mga dumadaang tricycle, naaalarma din, kaya kanya-kanyang ikutan, nakakaroon ng traffic. Kahit dapat wala naman, nabulagod sila. Ayan na yung truck. Ilang hinihintay natin. Kasi hindi makapasok din sa eskinita. Kailangan bantayan yung mga kawad ng kuryente, baka sumabit yung truck. Basag, nabigla siya eh. Oo, taranta. Basag tuloy yung motor. Basag yung motor. Mahal pa naman yung ilaw na yun. Bago pa. Taranta eh. Ayun, doon pinuloproseso yung mga tindang ibibilad natin na pagdaing doon nila nililinis yung isda doon inaano.
sinapadaing. Dami pang bata sa lugar na ito, puro wala pang mask. Sa mga kababayan natin na nakakapanood ng video ngayon, may tanong ako sa inyo kabayan. Yung ganyang klase po ng style na pagluluto o pagtitinda dyan binibilad. Sa, ay ano ba nangyari doon? Ba't may nagsisigawan? Wala, mga ano lang. Sit kaya yung ganyan kabayan, yung ano, dyan lang naka ano sa gilid. Ano sa palagay nyo kabayan? Comment nga kayo sa baba kabayan kung ano tingin nyo. Yung isda nasa gilid lang ng bangketa. Nauusukan ng mga ano ng sasakyan. Sabi pa siya ng kanan. Ayan, at may pinasok tayong eskinator ito. Tuloy-tuloy pa rin. So, kasi yan, may sinong pa na. Lacson Street. Lacson.
Ay, itong area na pala to, talagang puro yun ang business nila, mga tinapa. Dito talaga pinaproseso ang mga daing at mga tinapa. Ito may itinuturo si Sir Egay dito na lona, kabayan. Halos kalahati ng kalsada ang sakop niya. Ano, silip muna tayo dito sa kabila habang kinakalas nila. Wag na, putulin niyo. Habang kinakalas nila Sir Egay, silip tayo dito sa may bandang unahan. Pagtaka ng tulugan na to, kahit di pa umuulan ba? Anong street to, boy? Anong street? Ah, Lacson. Ba't may baha dito, kuya? Araw-araw baha. Bakit? Ah, may problema yung drainage. Ayun nga. Baga kahit walang ulan, walang... Ganyan. Ah, araw-araw ganyan. Dito. Pagka umulan, dito pa. Ayun, adis tatay. Araw-araw ba? Araw-araw ganyan. Araw-araw.
nila. Natanggal na nila. Tara, pag-update din tayo dito. Ayun, according kay tatay. Ay, kahit walang ulan, baha dito sa lugar na ito. Oh, delikado pa naman, kabayan. No? Pansin nyo. Ang mga tinda pa naman dito. Dito pinaproseso yung mga tinda pa na pang ano. Pangkain pa naman. Sa buti, hindi nakakontaminate. Opo, yung drainage sila, puno na. Kahit wala namang ulan. Full update, kabayan. Kahit na minsan, medyo negative yung nagiging report natin. Yung nagiging update natin, pero tuloy-tuloy lang natin para makikita natin ang tunay na pangyayari loob at labas. No? Hindi lang yung mga main road, pati eskinita. Matutukan. At nakikiisa po tayo sa ginagawang pagbabago ng national government, local government, kay President Duterte, DILG, ayun, kay Yorme Isko, siyempre, number one. Saludo tayo. Hinikot natin yung buong barangay. At napuno na yung truck.